Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so ito naman si Kindness guys. This time naman is tuloy-tuloy po yung vlog natin guys. So galing ako nga kanina sa lakad. Ayan, so kung sa mga naunang upload ko po, yung bumili kami ng kimono or yukata po. Ayan, para sa gagamitin sa school, sa anak ko po. At this time naman, tungkol pa rin po ito guys sa Japanese culture. Ayan. So ito naman guys ay kung naalala niyo po tuwing bagong taon po talaga may ganito po na nilalagay si Kindness sa table ko po. Ayan, so explain ko lang po sa inyo guys na ito po ay nakakain. Ayan, so ito po ay nakakain siya guys. Tapos ang laman po nito parang sa atin din yung parang malagkit. Ayan, so sabay-sabay natin to guys ngayon na alamin kung paano po ito lutuin at paano natin ito kainin. Ayan. Tapos, ito guys, may expiration din siya. Ayan. So, ganito lang po yung purma niya guys. Nasa loob po talaga, nung binili ko po siya, nasa loob po ito ng box. Ayan. So, ganito po yung purma niya. Ayan. So, pakita ko po sa inyo, ito po ay parang ihaw lang siya na pagkaluto. Tapos, set na po siya. May kasama na po siya mga ganito sa box. Yan. Tapos ito, may meaning sa kanila yung ganito. Yung parang, kumbaga sa atin guys, Happy New Year. So, kung sa mga Filipino culture po guys, kung may mga superstitious belief po tayo, ayan. So, may mga Japanese culture din po sila. Ayan. So, kumbaga, kung ano po yung, bawa may malagkit tayo guys, may biko na inihanda sa ating table, sila din may ganun din po guys, mas marami po sa kanila. Ayan, so this time is, ipakita ko lang po sa inyo ngayon, ganito po siya, ayan. Ganyan po siya guys. Tapos ito, dinikit ko lang din po ito. So set din po siya guys, pati rin po ito. May mga pandikit lang po, parang ano, ayan. Diba guys, napakaganda po. Tapos yung ilalim nito guys, ayan yung loob nito, yun po ay ang pagkain. So ipapakita ko po sa inyo, ayan po siya. Ayan. So may expiration date, ayan po. Tapos talagang safe naman po siya kainin guys dahil nakabalot po talaga yan ng mga plastic sa loob. Ayan, tapos may expiration din. Ayan, so ipakita ko lang po sa inyo ngayon ang pagluluto nito at saka yung loob nito. Ayan po. So, umpisahin ko muna to guys ngayon na buksan natin. Yeah. So, ayan guys. Simulan natin buksan. Ayan. Sigit na ako na po siya yun ano guys kasi mas madali. Ayan po yung laman niya. Ayan. Grabe, napakatibay po ng kanyang ano guys, pagkabalot talaga. Ayan po. So, may ano kasi nito guys, may malaki, may maliit din. Tapos, may mas malaki pa talaga nito. Ayan. Tapos, ito po yung kanyang laman. Ayan. Ayan po. Tapos, napaka-safety po guys kasi yung laman mismo niya, ayan. So, talagang hindi siya basta-basta masisira. Ayan po. So, bubuksan natin guys para lutuin natin to. Ayan. Okay. Ayan. So, marami siya guys. Marami po ang laman niya. Ayan guys, oh, napaka ano po, disente. Ayan, may lagay ano talaga siya, lagayan. Ayan. So, isa-isahin natin to ngayon guys at medyo matigas po siya. Ayan, ito po yung laman niya. May katigasan. Ayan. So, may limang piraso siya. Ayan. Tapos, anayin natin ito guys para ihawin natin. Okay. Ayan, so kung napansin niyo po guys, naka, ano din siya, para ready to eat. Ayan, naka-slice po siya ng paganyan. No? Ayan, pagkaluto. Mas madaling maluto. Inamoy ko siya guys, parang ano talaga, yung alam mo yung malagkit na ano, na bigas, ayan. Ayan po. So this time is, dalawa muna ang ihawin ko, kasi mas masarap daw ito kapag mainit.
Ayan. So, may tatlo pa tayong naiwan, guys. So, ulitin ko lang po, may sa mga nandito po sa Japan, ito rin po ay napakahalaga po na nilalagay sa table ng sa ating mesa kapag bagong taon. Kaya si Kindness, hindi po ako nawala ng ganito, guys. Ayan. So, dahil nasa bansang Japan po tayo, syempre, alamin din natin yung mga Japanese culture nila. Alright. So, umpisahan ko muna to, guys, na lutuin ngayon. Ayan. So, ayan, guys. Ihawin muna natin, guys. Ayan, sa ating grill mismo sa loob ng bahay ni Kindness. Ayan. So, dito lang po kasi kami, guys, nag-iihaw. Lalo na kapag taglamig yan. So, pwede po dito isda o karne. At this time, dito ko po siya lulutuin. Ayan. So, hintayin lang natin, guys, na maglambot-lambot siya at tapos konting brown. Ayan po. So, ayan, guys. Pakita ko lang po sa inyo. Update ko lang po. Ayan. So, nagkulay-kulay brown na po siya, guys. Ayan po. So, hintayin pa natin ng konti. Ayan. Hanggang sa maglambot na po talaga siya. Okay. So, ayan na, guys. Malambot na po siya. Ayan. So, tsaka luto na po ito, guys. Ayan. So, ito po yung itsura niya, guys. Oh. Ayan. Malambot na siya, guys. Nakikita nyo po yung ano niya sa likod na yan. Yan. Okay. At makakain na natin to ngayon, guys. Tikman natin to. Yan. So, may init pa siya. Yan po. Tapos yung likod niya. Yan. Alright. So, ayan na, guys. At inihain ko na po siya, guys. At this time, istitikman po natin. Ayan, so makita nyo po, guys, malambot na malambot po siya, guys. At, ayan, sa lalagyan natin ng, habang kumakain tayo, pwede po siyang lagyan ng asukal, pwede rin po hindi. Ayan, so nasa sa inyo na po. So, ayan, guys, ito po ay malagkit. Ayan, malagkit po ito na bigkas. Ayan, so tikiman tayo muna si Kindness nito, guys. So, ayan, guys, tikman ni Kindness kung gaano ba ito? Kasarap. Ayan. So, malambot na talaga siya, guys. Ayan po. Ayan. Nag-ano pa yung ano niya. Ayan po. Malambot na siya. Ayan. So, tikman natin. Una, tikman natin, guys, na walang sugar. Mmm. Ayan. Yung laman niya. Mm. Malagkit talaga siya. Masarap. Kahit walang sugar, pwede. Dami. Kung may sugar, ayan, kunti, lagyan natin. Sarap siya, guys. Yan po. So, ayan po, guys. So, na-share ko po sa inyo ngayon kung ano po talaga yung nilalagay ko po tuwing bagong taon. Ayan. So, siguro may nakakapansin na kung ano po talaga ang nilalaman nito. Ayan. So, ano po bang ibig sabihin nito tuwing taon? So, para rin ba, yung mga papunta pa po sa Japan, so malalaman din nila dahil bago po magbagong taon, tuwing December, may nilagay na po nito sa tindahan po ng Japan. Halos po talaga yan, guys, sa mga grocery store, may mga ganito na pong binibenta. Kaya sa mga hindi pa po nakakaalam, kumataka po kayo, kung ano po yung laman nito, ito po ay pagkain po siya. At ito po yung laman niya, yan, tapos malagkit po siya. Ayan. So, ito po yung aking binablog ngayon, guys, para gusto ko pong ma-share din po talaga kung ano po yung tuwing bagong taon na may nilagay po si Kindness. Ayan. So, dahil ako po mismo, nung nakikita ko po ito palagi sa mga tindahan, kung
Natatanong din po ako kung ano bang ibig sabihin nito, bakit palaging may ganito sa Japan tuwing December. Yan, nakikita ko talaga siya guys, bago magpasko, bago magbagong taon, meron na po talagang display. Yan. So ngayon, dahil tapos na po ang bagong taon, hindi bihira ka na po na makakita ng naka-display na binibenta na ganito. So ayan, so maganda din po talaga sa kanila, pareho po tayo ng paniniwala. Japanese culture ka man, Filipino culture, ano man po yung lahi natin, pareho po tayo. May ano po tayo guys, ibig ko pong sabihin, may kapareha rin po tayo ng ating mga paniniwala. Katulad po ng malagkit na bigas. Yan. Kaya lang, depende lang din po paano natin ito pinaproseso sa ating pagluluto, ayan, sa ating paghahanda. So, ayan guys, yun lang po yung aking na-vlog po na sa araw na ito, ayan, mula sa pagbili ko ng yukata, ng kimono, ayan, hanggang sa pagkain nito guys. Ayan, yung paano ba, kumbaga, paano ba, ayan, at ano ba yung ibig sabihin na nakalagay po sa table ni Kindish tuwing bagong taon. Ayan, so ako muna ay kakain muna nito guys. At syempre, ako muna upalam sa inyong lahat guys. At sana ay may natutunan din po kayo sa aking vlog po ngayong araw na ito. Bye guys! Domo arigato gozaimasu!